Welcome sa channel ko mga kamaster. Pag-usapan natin ng impormasyon sa butcher. Mga katanungan nyo, bibigyan ko ng kasagutan. Basta pagkatapos manood, huwag kalimutan. Magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw. Matutupad din ang pangarap natin balang araw. Walang imposible, basta magsikap ka lang. Makakatulong mga video ko, tumutok ka lang. So, magandang umaga po mga boss. Magandang mga... tanghali na po. Ay, sorry. Magandang tanghali dito. Magandang tanghali dito at magandang gabi dyan sa Pilipinas. Ano po, nandito tayo ngayon kasama ang ating kaibigan at kawork kaisang company natin dito sa Dunbia Company, dito sa Carnaby, sa UK. Narito po, ang ating kaibigan si Sir Nick Fabian po, ano? Okay. Taga saan po kayo, boss? Ako ay taga Bacoor, Cavite, ano? Share ko lang din yung experience ko bago ako makaalis pupunta rito sa bansang napakaganda. Napakagandang bansa, no? Oo. Ayun. Ang makakamaster, ito ko na sa inyo. Ayun. Ako ay barangay yun. Official yun. For 9 years. Pero give up ko ang pagiging barangay official ko dahil desidido ko para sa aking pamilya na mas mapaganda ang kanilang buhay. Yun, no? 9 years ongoing nasa sa serbisyo ko, nag-aral ako ng TESDA NC2 sa slaughtering. Yun. Sa shout out din sa MMS, yun, DTS. Yun, pagkatakal nyo na shout out. Yun, sila, sa kanila ako nag-testa ng scholar bilang testa ng 2018. Mm-hmm. Kasi desidido nga akong makaalis. Uh-huh. Kasi as a barangay official, mahirap. Oo nga, may dedikasyon ka makatulong sa sambayan, kabarangay mo. Pero kailangan mo rin matulungan ng pamilya mo. Yes. Yun nga, naisip ko na pumasok dyan sa slaughtering kasi in demand nun. Canada pa nun. Mm-mm. Sa UK, wala pa eh. Nito lang nag-boom nung pandemic. Last year. Oo, last year lang. Yun. Then, sige, wala akong swerte sa Canada. Ongoing ako sa pagseservisyo ko bilang barangay official. Tama. Then nag-antay ng opportunity. Yun. Na baka sakaling may dumating na magandang pagkakataon. Opportunity. Sige, nandun pa rin. Dumating ang pandemic ng halos 2 years mahigit. Mm-hmm. Ayun, nandun pa rin ako. Then sa mga FB na agency. FB page. Sobrang desidido ko, inad ko lahat ng agency na pwedeng makatulong. Pinalo ko. Na pwedeng makatulong sa gusto kong mangyari para sa buhay ko, sa future. Okay, future mo. Oh, eto na, dumating ang 2021. Nagbukas si Venture ng opportunity para sa mga butcher going to UK. Uh-uh. So, nag-apply ako, nagpass ako ng resume. Ayun lang, kala ko walang ano eh. Walang chance, pagkakataon, kaya hinayaan ko lang. Then one time, nag-email sa akin. Ayun nga, hindi pa rin ako mapaniwala kasi UK. Oo. Kasi magandang bansa nga, hindi ako makapaniwala na may pagkakataon na ongoing on interview ako, face to face. So inantay ko yun, hindi ko rin inaasahan kasi parang negative eh. Mm-hmm. Kasi on pandemic, parang malabo. Oo. Ayun, dumating nga yung araw ng interview. Ay, sabi ko, okay. Kasi na-process yung resume ko. Then interview. Ayun na. Sabi ko, totoo na to. Mm-hmm. Then, ayun, antay uli. Anong pakiramdam mo nung time na yun na... Masaya, excited. Di ba? Ganyan ang pakiramdam bilang... Then, process na ako lahat ng mga requirements ko. Lahat-lahat, basic requirements. Pag nasa Philippines ka, kailangan ng agency. Mm-hmm. And BI,
kung ano-ano, importante talaga is passport. Mm-hmm. Yung NC2, TESDA, COE. Mm-hmm. Nga pala, ang COE ko eh, yan. Sa palengke lang. Palengke lang? Palengke lang. Pero, legit. Kasi, legit. May business permit. May business permit. Tapos, yun nga, so, kailangan mong may business permit para ma kung magbe-verify sila, eh, naka-registered sila. Yun ang tinatag na legit. Legit. Complete ano yun sila. So, kahit hindi sila nag-i-issue ng certificate of COE, pwede kang magpagawa as pangalan nila. Na sa kanila talaga yung business na yun, then sila magsasign. Importante yung may sign nila. Tapos, pinano mo, authenticate mo. Authenticate. Kasi minsan, merong agency na naghahanap ng business permit mo. Kung talagang, para maging legal. At saka yung power of attorney ba yun? Yun, tinatawag power na. Power of attorney na, kasi wala kang SS. Merong ganun, mahigpit eh. Merong mahigpit na agency. So, ganito lang po no, mga boss, mga kamaster, no? Mayroon kasing ibang agency na naghahanap ng mga SSS contribution, tawag dito. Kasi doon makikita yung kung legit kang talagang nagtrabaho doon sa pagiging butcher. Pero sa ano namin, sa agency namin, sa FMW, wala na po yun sa amin. Hindi na po kami hininga. No? Depende sa ano yun. Sa tawag dito sa isang agency. So yun po na boss, tuloy lang po. Tapos na tayo ng proseso natin sa pag-ayos ng mga requirements sa Pilipinas. So malapit na tayo sa katotohanan. Konti na lang hakbang. Pinto mo ang mga eto na. Naging kumbaga naging experience mo, mga naging eto na ang pinaka basic na kailangan mo para makaalis ng Pilipinas. Unang-una IOM. IOM. Eto, kwento ko, maganda-gandang kwento ko sa IOM. Bakit? IOM ko, may tama ako sa baga. Based on experience, sarili kong experience to. May tama ako sa baga, na-diagnose ako ng 2017 dahil sumuka ako dugo. Buti lumabas. Kasi hindi yun lumabas. Hindi mo alam, hindi mo malalaman. Kasi tayo, bilang Asian country, likas na sa atin na may tama sa baga. Kasi merong bata pa lang dyan, meron ng taglay na habang paglaki, hindi nila alam na may sakit sila. Peklat na yon kasi gumaling na gumaling. Kasi mostly Asian country, parang ano yun? Init. Kasi ang TB nakukuha sa init, natutoy ang pawis, puyat, pagod, stress, parang ganun eh. Sakit sa baga sa Asian country, number one ano yun? Yun talaga. Kaya nahigpit sila sa IOM pagdating dito. Yun po. Yun nga, nag-IOM ako. Punta ako, naka-schedule ako para sa TB testing. Na-schedule ako that day. Tinest ako. Mabanggit ko nga pala, di ba may tama ako sa baga. So, nag-test ako that day. Yun nga, kumpleto ako ng requirements ko. May medical record ako. Medical certificate. Na katunayan na healed na yung scar ko. Sinabi ko yun. Naging honest ka lang. Naging honest ako sa IOM. Yun ang pinaka the best. Naging honest ka. Naging honest ako. Sinabi ko sa doktora, nag-check sa akin na ganito. Bago pa makita yung nila history. Yung peglat ko. Yung history mo. Ngayon, nung nakita yung peglat ko, pinakita sa akin, so ito yung scar mo. Then, yung mga documents na pinakita ko, na prueba na magaling na ako, hindi nila in-honor. Kasi mahigpit talaga sila. Mahigpit, oo. Singit lang po, ano, mga boss, mga master, about sa ano medical, napakahigpit nila pagdating sa, yun nga, sa TB. Kasi yun lang talaga ang dito sa ano UK, ang requirements, ang pinaka ano lang nila sa medical, only TB test lang. TB test lang talaga. Yun lang talaga. Oh. Wala nang mga ano na yan, wala nang iba. Drug test lang, pangalawa pala, yun lang. Ganun din sa ano, ganun din sa Canada, pagkakaalam ko. Pero sa Canada, mayroon pa, maliban doon, marami pang mga ano, mayroon pa mga yung sa ano,
sa dugo. Oh, sa parang hepa, hepa, hepa. Hepa dito yun. Sa ano, wala, wala nang ganun. Oh, oh yan, mabalik tayo oh, sa IOM. Sige po, tuloy tayo, boss. Na-test na ako na may nakitang scar sa akin. Mm-hmm. Then, ayun na. Pina-extray ako uli mm-hmm. for second time. Mm-hmm. Then, ganun different sila. Position. Mm-hmm. Ganun sila. Ganun, ganun parang sila. Tatlong position pinagawa sa akin para ako model. yun nga talaga. Then, ano yun eh, pagkakaalam ko is, schedule ko ng IOM is Thursday. Thursday. Oh, so, hindi ako binigyan ng certificate that day. Ito. Ang binigay nila sa... hindi pa. Mm-hmm. Ang binigay nila sa akin is ang pagbalik ko ng tatlong araw. Tatlong araw. Sunod-sunod. Sunod-sunod ano yun. Successive yun ang pagkakaalam ko. Hindi ako binigyan ng Friday kasi mm-hmm. malalaktawan ng Sabado at Linggo. Mm-hmm. Successive yun. Hindi ka pwedeng lumaktaw. Pinabalik ako ng Lunes, Martes, Miyerkules. Ano yung tatlong araw nun? Ano yung tinest sa'yo dun? Sputum test. Sputum test. Yun, tuwing umaga yun. Wala kang... wala kang di kain. Kang, hindi ka mag... pwede mag-toothbrush. Mm-hmm. Huwag kang kakain. Mm-hmm. Pwede ka uminom ng tubig. Hindi ka iinom ng iba. Oo, yun lang. Pwede ka mag-toothbrush. Huwag ka iinom ng tubig. Mm-hmm. Tapos, yun nga. Yun ang pagkakalam. Nung time ng sputum test ko is 3 days. Bago mag alas 9, may oras yun eh. May oras umaga. Yun. Kailangan, on time ka. On time ka ron. Mm-hmm. Kasi parang hindi na nila o-honor. Balik ka uli sa... sunod. Sa another, susunod. Tatlong 3 days uli. Another. Pag nag-lapse ka doon, pagkakalam ko, yun na yun. Eh, napakahirap mag-sputum. Mm. Ang sputum, ibibigay mo parang 5 ml. Dami nun. Sa tube. Hindi ganun, hindi dura yun. Oo. Dura yun na manggagaling sa yung, sa chan. Yung gagano mo talaga. Gagano oo, talaga. Kasi parang hihinga ka. Halos maluhaluha nga ako na sa cubicle. Tatlong cubicle yung nando sa sputum. Mm-mm-mm. Eh, sarili-sarili kayo doon. Ah, labas ang luha ko ron. Araw-araw, ang sakit sa lalamunan, tsaka sa tiyan. Mm-hmm. O yun, yung sputum na yun, natapos ko na. Uh-uh. In 1 week, i-screen nila yung sputum mo. Uh-uh. Kung may makita silang bakterya, positive ka. Babalik ka sa kanila para maggamot. Gamot for 6 months. For 6 months yun. For 6 months yun. Pero kung wala ka na receive na email na galing sa kanila, for 1 week, ibig sabihin negative ka. Clear. So, eto na. On process ka ngayon pa rin. Hmm. Bago ka bigyan ng certificate, mag-aantay ka ng 8 weeks. 8 weeks? Ilang dalawang months? 2 months yun. Dalawang two months. Months. Nakalagay nga sa akin, 10 weeks eh. Oh. Basta minimum of 8 weeks to 10 weeks. To 10 weeks. Then, yun nga, nag-antay ako. Kasi ikukulture nila yung sputum mo eh. Kung may mamumuong bakterya sa ganong sa ng ganong linggo uh-huh. na binigay sa'yo. Sa loob ng 2 months. Oo. Yeah, kasi yeah. doon pa lang yung bakterya na nabubuhay. Mag-expand. Ayun nga, nag-antay ako. Kasi ika-8 weeks ko, nag-email na ako eh. Nag-email na ako sa IOM kasi nagpa-follow up ako sa kanila eh. Ito pa pala isa. While IOM, ito ha, habang nasa IOM ako, na-schedule ako ng BFS. Pero man, nagkasabay. Nauna lang na ilang araw ang IOM. Eh, na-process ako, wala akong certificate. Mm-hmm. Pero may BFS schedule na ako, mga 3 days ata o 5 days. Naka-schedule ako ng BFS. Then, while waiting on IOM, mm-hmm. nasa BFS ako, pumunta ako para magpa-biometric. Biometric yun eh. Pero, nag-biometric ako. Oh, okay, pinrasis yung papel ko. Pinayagan ka ng gano'n na nag-biometric pero wala ka pang ano? Pwede yun. Oh, ayos pwede. Pala. Pwede. Pwede, pwede pala. Pwede. Oh, eto. Ayos pala. Oh, sa amin, sa case namin, sa ano ko, based in my experience, complete talaga requirements. Pwede yun. Kasi bayad yun eh. Ah, sabagay. Bayad okay. yun. Okay, okay. Nag-process ako ng biometric, wala si IOM ko. Mm-hmm. So, natuloy yun. Pinasa ko passport ko. Pero, na-refuse yung biometric ko. Ha? Na-ano? Na-deny? Oo, wala. Balik ang passport mo na walang visa. Mm-hmm. Deny. Parang deny yun. Parang deny yun. Ibig sabihin nun, deny. Oo. Pero, hindi ka pa rin sa dami, sa dinami-dami ng dinaanan mong
tawag dito, kumbaga hindrances. Hindi ka sumuko, hindi ka... Hindi pa. Oo. Wala pa yung una pa lang. Hindi ko pa susukuan yun. Oo. Una pa lang yun. Una pa lang. Ganun, ganun yun mga kabos, no? Na-refuse si visa ko. Di, antay ako. Antay ako ng IOM ko, lumabas ang resulta. Mm-hmm. Para magka-certificate ako na mapakita ko sa BFS. Kasi ang kailangan ni BFS is IOM. IOM. Number 1 yun eh. Oo, IOM yun yung TB test. TB test. Tapos IELTS. Drug test. IELTS, hindi, wala nang drug test. Wala na kayo? Wala na, wala na. Yun ang pagkakaiba sa venture tsaka sa ano. Ang pinaka-importante sa kanila is TB test, IOM, IELTS, tsaka COS. COS. Ang pinakamalaga talaga doon, COS. COS. Kasi hindi mo mapaprocess ang biometrics mo kung wala ang COS. So ito na, balik tayo sa IOM. Nag-antay ako ng 8 weeks. Two months. 2 months. Kasi mag-i-email sa'yo kung okay na yung ano mo, pababalikin ka ron eh. Kasi yung email nila sa inyo, sa may ano, yun nga, nag-undergo ng TB test, yung email na sa inyo, private. Private. Hindi sasabihin sa email kung positive ka o negative. Doon mo malalaman pag pumunta. Kasi pababalikin ka ron. Doon mo malalaman pag pumunta. Doon mo malalaman. Isusurprise ka nila, kumbaga. Oo, kukunin nila. Ayun, balik na ako. Balik, mabalik ulit tayo sa IOM. Susurprise ka nila, kumbaga. Ano? Trafalgar. Plaza. Plaza. Sa Makati. Makati City. Bumalik ako that day kasi daw na schedule ko na bumalik daw ako for 8 weeks. Yun nga, bumalik ako doon. Medyo kinakabahan kasi hindi ko pa alam kung ano yung mangyayari. Oo, kung magiging... Another two months na naman. Kung ganda. Kasi kung magpa-positive yung sputum sa'yo, 6 months na yun. Kasi ayaw nga pala. Kasi gagamutin ka na nila. Sila, na pala yun. Sila ang gagamot sa iyo. Then, dumating ako doon, nangangapa-ngapa, medyo nag-aalahan, kinakabahan, may kaba kasi nga. Ano yun? Yun nga, baka hindi ko alam kung ano resulta. So, pagbalik ko doon, naka-ready na yung kukunin yung pangalan mo. Ready na pala yung ano. I-X-ray uli. May resulta ka na. May result na. Bibigay na lang sa'yo certificate. Bibigay na lang sa'yo certificate. May kasamang CD. CD? Oo. Ano yung first na CD? Yung CD na yon, yun daw yung ipapakita. Once maghanap ng... Dito. Or even sa kanila. So, ibig sabihin, dala-dala mo ngayon yung dala, CD mo. Dala ko yung CD na yon. So, okay na. Or ano yun? Medyo maluwag na sa pakiramdam. Kasi yun na lang yung kulang ko eh. So, ganito pala nangyari sa'yo, boss, no? Sa tagal ng process ng munang IOM, inabutan yung ng schedule mo yung sa BFS. Ganun ang nangyari sa iyo. Oo, hindi ka wag ka magpa-process ng BFS. Oo. Kung wala kang IOM, ganun nga nangyari sa iyo. IOM na TB test, IELTS, tsaka COS. Wag kang magpa-process ng BFS. Sa sobrang tagal ng ano mo pala, ng result ng IOM mo, inabutan ng schedule ng kasi 2 months yun, di ba? Oo. Ganun nangyari sa'yo pala. Oo, ganun. Yung una yun, ha? Una pa lang yun. So, yung sabihin, may pangalawa pa. May pangatlo. Pupuntahin tayo sa pangalawa. Pangalawa. So, kasi, ito. Di, reapply uli. BFS again. BFS uli. Kompleto na ako, ha? Pangalawa. For second time na yan. Second time na to. Kompleto na ako. May kasi test. Kasi una, na denied ka, no? May COS. May IELTS. Pangalawa, biometric. Nakaschedule ako. Punta kay BFS. BFS ulit. Sa may ano yan? Sa may oo. Makati ulit yun. Ito naman. Na-refuse uli. Wow. Bakit? Bakit? Anong reason? Anong cause? Hindi. Ito nga. Ako nga eh. Napanghihinaan na ako nun. Nung pangalawang refuse ko eh. Oo. Dalawa yun. Kasi, pangalawa na yun. Inabutan ako ng IELTS na hindi na overall band score. Per category na sila. Per category na. Ah, ganun pala. Oo, yun bagong labas ng home office. Kaya nagpangalawang BFS ako. So, ibig sabihin, nag-take ka another ng? Ng IELTS. So, ibig sabihin, 2 times ka na. Dalawang refuse na ako ng BFS. 2 times ka na refuse, 2 times ka rin IELTS. Oo, 2 times ako nag-IELTS. Kasi,
Ang overall IELTS ko, kasi yung ibang kabatch ko, nakaalis eh. Nakaalis na, nauna na. Ang dami nila, mga 30 mahigit eh. Nakaalis sila nung may, yung iba may 3.5 talaga. Kasi sa kategory. Yung, oh, kategory. Ang pinagbasihan lang dun dati, band overall. Score, band score. Oh, overall band score. Inaabot ako ng, ano, teka ha. Bobel. June, July. August, August ako nag-take ng IELTS eh. Nag-retake ng IELTS. Tung August lang? No, tung August, nag-retake ako. Last August. Teka nga pala, mabalik tayo sa IELTS. Ang IELTS ko is overall band score ko is 4.5. Pero meron kang isang kategory na bumagsak. Isang kategory na ano, bumagsak. Ano, saan kategory? Speaking. Ilan? 3.5 na lang sanang ulang. Oo. Ngayon, nag-appeal ako kasi nga yung ibang kasama, syempre hindi na mamaalis sa atin. Bakit yung iba nakaalis? Kumbaga may nag-pila ka. Oo, may bagsak. Oo, paro nakaalis. Oo. Eh ngayon, sabi naman sa home office kasi nga nag-iba yung procedure. Yung ano nila, nag-per category ngayon sa LIA. Kaya yung ibang kasi halos lahat kami noon may 3.5. Maraming may 3.5 pero sa overall band score pasa lahat. Hmm. Kumbaga ikaw ang inabutan ng ano ng pagbabago ng ano nila requirements. Oo. Ikaw ang inabutan. Inabutan ako noon. Oo. Kaya nag-retake uli ako. Nag-retake ka ng IELTS. Nag-retake uli ako ng IELTS. So, yun nga. IELTS ka ulit. Another. IELTS uli ako. Master, hanggang dito na lang para updated ka sa video, palaging magabang pagkat marami pa tayong tatalakayan na